kung ano yung resulta ng pinainting natin na PBITR. Kasama po dyan sa PBITR na tinatawag natin ay yung pagbabahay-bahay, paghahanap ng mga merong sintomas at pagsasubject sa kanila sa PCR testing at sa isolation. Pagdating naman po doon sa ating health capacity na kinakailangan natin talagang pataasin, mabuting balita po. Dito po sa linggo ng karagdagang ECQ ay meron po tayong 110 additional na moderate to severe beds na bubuksan na po at magiging operationalized o magiging operational dito po sa Quezon Institute. No? Bukod pa po ito sa mabubuksan natin mga additional moderate and severe bed capacity sa susunod na buwan, hindi po bababayan sa 160 additional moderate to severe bed capacity. So ulitin ko po, one more week at least ng ECQ sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Cavite at Rizal. Sasabayan po natin ang pinainting na prevention, detection, isolation, tracing, and rehabilitation na imo-monitor natin on a daily basis. Nananawagan din po tayo sa mga lokal na pamahalaan sa mga lugar nito na paintingin ang kanilang enforcement doon sa ating mga ginagawang quarantine measures kasama na po yung paninita sa mga tao na hindi sumusunod sa minimum health standard ng mask, hugas, iwas. Nananawagan din po kami doon sa mga kung pwede na po magpabakuna, magpabakunan po kayo. At dadagdagan po natin itong linggong ito ng 110 moderate and severe bed capacity po ang ating healthcare system. So yun lang po, itong one week po ito, matapos po ng one week, kung napatunayan po natin na gumagana ang ating PBITR, eh po pwede naman po tayong mag-MECQ sa susunod na linggo. Pero titignan po muna natin ang resulta ng karagdagang ECQ. Yun lang po. At sa Lunes po ay sasagutin natin ang lahat ng katanungan sa ng mga kasama natin sa Malacañang Press Corps. Kasama po natin sa Lunes si Yusef Guerrero para dun sa tinatawag nating pinainting na PBITR dahil it will not be business as usual. Malawakang reforma po ang ginawa natin pagdating natin sa PBITR initiatives natin. Kasama rin po natin ang WHO representative to the Philippines para i-explain ano ba itong mga variant nito na biglang naging dahilan ng paglobo ng mga kaso. At saka kasama rin po natin si Dr. Altea dahil siya naman po mag-explain kung ano yung expectation natin matapos ang karagdagang ECQ. Yun lang po at kasangalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, advanced Happy Easter, pero sa ngayon po ng Sabado de Gloria, a blessed Sabado de Gloria. Magandang gabi po sa inyo.